ang natitirang huling bahay sa isla ito ay talagang nakakadurog ng puso. Dahil nung panahong ito mga kamunte ay napakarami pa nila dito at halos 360 na residente sila nakatira dito at halos 70 na kabahayan sa islang ito. May mga nagtitinda, may mga ipon, may mga post office pa, may mga eskwelahan. Ngunit ano nangyari? Bakit isa na lang ang natitira sa bahay na to? At itong 2010 lamang, naguho ang bahay na to at sinira na. Ito mas maganda, wag natin patagalin. Simulan natin. Ang huling bahay sa Holland Island ay itinayo noong taglamig ng 1888 sa Chesapeake Bay, Maryland, USA. Noong panahong iyon, ang isla ay isang maunlad na komunidad ng mga pamilyang mangingisda at boatman na may humigit kumulang 70 na tahanan. Nakakalungkot man, pero unti-unti nang nilamo ng tubig ang dating masayang islang ito na maraming kabahayan at puno ng mga pang-araw-araw na gawain. Ang kanlurang bahagi ng isla ay unang naglaho, nabura ng tubig, na nagtulak sa mga residente patungo sa silangan. Sa sumunod na 4 na taon, ay desperadong sinubukan nilang protektahan ang kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pader na bato, ngunit wala itong silbi. Noong 1918, pagkatapos masira ng bagyo ang simbahan, ang huling pamilya ay sumuko na at iniwan at hinayaan na lang lamuin ng tubig ang islang ito. Wala nang magagawa pa, sa totoo lang, walang dapat gawin at pinakamasakit nito, walang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Ang Holland Island ay orihinal na settled noong 1600s. Kinuha ang pangalan nito mula sa sinaunang kolonistang si Daniel Holland, ang orihinal na bumili ng ari-arian mula sa Dorchester County Sheriff noong 1850. Ang unang komunidad ng mga pamilyang pangingisda at pagsasaka ay nabuo sa isla. Noong 1910, ang isla ay may humigit kumulang 360 residente na ginagawa itong isa sa pinakamalaking paninirahan sa isla sa Chesapeake Bay. Ang komunidad ng isla ay mayroong tindahan at iba pang mga gusali. Meron itong sariling post office, dalawang silid paaralan, isang simbahan, baseball team, community center at iba pa. Ang huling pamilya ay umalis sa isla noong 1918 nang masira ang isang tropical na bagyo ang simbahan ng isla. Ang ilan sa mga dating residente ay patuloy na naninirahan sa isla sa panahon ng pangingisda hanggang 1922. Nang si Stephen White, isang ministro ng Methodist at dating waterman na lumaki sa isla, ay binili nito sa halagang $70,000 at sinubukan niyang panatiliin ang pamana nito sa pamamagitan ng paglikha ng Holland Island Preservation Foundation. Sa loob ng 15 taon, si Mr. White ay gumugol ng oras, pera sa pagtatangkang pigilan ng tubig at huwag itong tuluyang sakupin ng tubig. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Patuloy pa rin na ang tubig ay tumataas at tuluyang lamunin ng katubigan ang islang ito. Gumawa si Stephen ng mga breakwater mula sa kahoy at talagang ginastusan niya, ngunit nilamon ito ng mga alon. Siya at ang kanyang asawa ay nagdala sila ng 23 tonelada ng mga bato sa isla at ibinagsak ang mga ito sa baybayin, ngunit hindi nagtagumpay. Nagdala sila ng excavating machine at isang maliit na bulldozer, ngunit sinira pa rin ng malaking alon. Bilang isang huling paraan, nagpalubog pa si Stephen ng isang barge sa labas lamang ng bahay upang basagin ang mga alon, ngunit hindi napigilan ang tubig. Tinatansya ni White na gumastos siya ng halos $150,000 sa kanyang mga pagsisikap na iligtas ang isla. At napansin niya na ang isla ay lumiit na humigit kumulang 20 hektarya sa loob ng 15 taon niyang pagmamay-ari. Wala nang magawa at hindi na talaga kayang pigilan ang unti-unting lamunin ng tubig ang islang ito. At lalong nagpabigat ng sitwasyon nang umalis na si White, pansamantalang iniwan ang isla dahil nagkasakit siya. Bukod tanging naninirahan na lang sa isla ay mga ibon, tila ginawang tahanan ang huling bahay na ito sa Holland Island.
At ang bahay na ito ang huli at tanging natitira na lang sa isla na makapagkukwento ng dating masasayang nakaraan. Subalit, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ang huling bahay sa Holland Island ay noong October 2010 na itinayo noong 1888 ay gumuho na. Sino ang sumira sa huling bahay na to? Dahil yan sa mga nagdaang bagyo. Ngunit paano nga ba at bakit ito unti-unting nilalamon ng tubig at nagkaganito? Noong 1914, nagsimula itong lumubog sa tubig dahil sa post-glacier rebound, isang proseso kung saan tumataas at bumabagsak ang mga lupain sa loob ng libo-libong taon. Ang resulta ng post-glacier rebound mula sa crust ng Earth na itinutulak pataas at pababa mula sa paggalaw ng mga Ice Age glacier, matagal nga ang nakalipas. Kasabay nito, ang natutunaw na polar cap ay nakita ang pagtaas ng karagatan ng Earth na lalo nagpapabilis sa proseso ng pagguho para sa mga isla ng Chesapeake Bay. Isang nakakalungkot na pangyayari na hindi maiiwasan, na bunga ito na siguro ng kalamidad, hindi naman ito masasabing kalamidad, ito ay isang natural sa mundo na nangyayari. Bagaman nakakalungkot, wala tayong dapat sisihin at wala naman dapat na gawin at wala ka talagang magagawa na talagang unti-unti lalamunin nyo ng tubig. Ngunit sa mga gantong pagkakataon, mga kamunti, siguro ang magagawa na natin talaga ay lumikas sa pagkakataon ngayon. Ngunit ang masakit dito, kung napamahala sa iyo yung bayan na yon at yung bahay na yon, ay hindi mo talaga magagawa at maiwan yon hanggang sa dumating na nga sa panahon na lamuin na ito ng tubig. O paano, maraming salamat sa inyo, Hari ng Muntinlupa. Hanggang sa susunod, paalam.